Okay sa mga nagmanang araw na naman po mga tambay, welcome na naman sa ating panibagong video dito lang sa Tambayani Toto. Alright, so ngayong araw mga tambay ay magluluto tayo ng puso ng saging o ginataang puso ng saging with munggo mga katambay, no? Okay, so mamaya ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga ingredients natin. Actually, mga katambay, yung puso ng saging na ginamit namin dito ay saging na saba mga tambay. So unlike nun sa Maynila mga tambay ay maraming klase ng puso ng sa saging na ginagamit sa pagluluto, especially mga tambay dun sa Zambales. So actually doon kasi hindi ko alam kung ano mga klase ng mga saging na ginagamit nila na gulay na or puso ng saging na ginugulay nila, pero dito sa amin puso lang ng sabang saging mga tambay. Okay, so mga tambay, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients natin mga tambay. So let's go. Okay, so ito na yung ginayat natin na puso ng saging. So ang gagawin natin dito, lagyan siya ng asin. Tapos idurugin siya ng kamay. Pagkatapos tanggalin natin yung kita nyo nagdidikit-dikit. So ito yung mga parang sapot-sapot na yan. Ayan, kita nyo nagdidikit-dikit. Tatanggalin natin yung parang ng sapot. Kasi pangit yung nakakainin, hindi yan nakatutunaw eh. So lagyan lang natin ng asin mga tambay. Bata na asin. So sa paglagay ng asin ay tansyahan na lang po mga tambay. Tansyahan na lang to, no? So kuha lang tayo, lagyan. Tapos idurugin natin. So ito na mga katambay, nakita nyo na, no? Yung ano natin, yan. So nilagyan na natin ng asin. So of course, before natin durugin o kumutin yung mga makakati. Okay, so bago natin idurugin, huwag kalimutan mag hugas ng kamay, of course, with soap mga katambay. So tapos, simulan na natin. Kumot na ng kumot. Okay, so ito na nung katambay, ito na yung ano niya. Tapos na ito po. So yung katas tanggalin natin to, pipigain natin, isinghiwala. Tapos itong katas, itatapon natin. And then hanapin natin yung mga parang sapot-sapot. And then pagkatapos, tatanggalin natin yung parang sapot kasi hindi yan natutunaw. So pag ganito, ayan na po, okay na po ito. So, pipigyan na lang natin ito mga katambay. Okay, so ipapakita ko na lang sa inyo pagkatapos yung napiga natin. Basta ito, yung tubig, iwalay natin ito, yung kanyang katas. Okay, so ito na yung finish, no? Napiga na natin. Okay, so ngayon, ipapakita natin yung mga ingredients natin sa pagluto ng puso ng saging. First, siyempre yun, kanina, yung main ingredients natin is a puso ng saging. And then, so, nilalagay natin. Okay, so, ito na. Ito pa yung ano natin. Ito yung ano ng gabi. Yung ginagawa natin na salain. Alam niyo yung dahon, nilalaing. So, ito naman yung parang mga ugat-ugat niya. Ito siya. So, sa amin tawag nito ay takway. Iwa ko lang kung ano sa Tagalog. Kasi, at saka ito, saluyot. So, kailangan natin sa pagluluto ng puso ng saging, kailangan may saluyot. And then, ito optional po, tuyo. Pwede tayong gumamit ng hipon, pwede tayong gumamit ng karne ng baboy. And then, we have munggo. So, yung munggo mga katambay ay ginisa ko ng mga katambay para ano, alam naman parang bisayan yung munggo. Ito na po, ginisa munggo na po ito mga katambay, no? And then, we have gata. So, dalawang klaseng gata. Ito po yung kakang gata. So, ipapano ko sa inyo kung paano gagamitin to. Ito yung gata na pangalawang piga. And then, of course, syempre hindi natin makakalimutan yung panimpla natin. Syempre, we have the salt or asin. Ito po, lagay po ng asin. And then, hindi po tayo nagpaalala po. Hindi tayo nagpo-promote. So, pwede tayong gumamit ng ginisa mix. And, or magic sarap or vitsin. Nasa inyo na po kung anong hiyang po sa inyo. So since gulay yung niluluto ko, so I prefer na gumamit ng ginisa mix.
Okay, so and then maglagay din tayo na kung gusto nyo ng black pepper, mga katambay. So sa inyo na rin. So optional po 'yon, mga katambay. Okay, so yun ang pong ingredients natin, mga katambay, no? Okay, so lulutuin na natin. But, mga katambay, bago natin lutuin, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel dito sa Tambayan Ito po, mga katambay. Okay, so, mga katambay, let's go! Okay, so yung unang gawin natin, ito yung napakulo ko ng konting tubig dito, at saka ilagay yung gata. Ito yung gata na to, ay atas niya, no? So, yun ay pakukulaan natin. Okay, so mga katambay, pag kumulo na, ilagay na natin halos lahat ng mga ingredients. Ito, yung ano ng ugat ng ano, ng gabi. Tapos yung saluyot. Tapos yung puso ng saging. Ito po yung puso ng saging, ilagay na natin. So ayan na po, mga katambay, no, nilagay na natin yung saluyot, yung ano ng ugat ng gabi, tapos yung ano natin main ingredients natin, which is ang puso. So sa napansin niyo, mga katambay, ito yung mga ano, yung mga ayan, no, yung mga gata kanina, yung pangalawang piga ay bumibilog-bilog. So yun ang purpose kung bakit yung katanggata po ay ipapahuli natin ilagay, kasi pag ilagay natin ng maaga yan, ay bibilog-bilog din yan. So, pangit na po. Hindi mo malalasahan yung ano, yung lasa ng gata. Kundi yung malalasahan natin ay yung parang langis na siya, mga katambay, kasi naluto na siya. Parang nagmamantika na siya. So, depende naman po yun. Pag yung gatang niyog yung gagamitin natin. Pero pag yung gatang, ano, yung binibili, ay hindi ko rin alam kung paano. Baka pwedeng isama sa pagpapakulo. So okay, mga katambay, so pakukulaan lang natin to. So after kumulo, timplahan na natin. And then ilagay pala natin yung munggo. Nakalimutan ko yung munggo pa pala, mga katambay, no. Agatapos lagay natin yung munggo, pakuluan natin. Okay, so nilagay na natin yung munggo, no. So isunod, ilagay na rin natin to ng sa gayon ay yung kanyang alat ay maikalat na para hindi tayo mapasobra mamaya sa paglagay ng asin, kasi mamaya pag mamaya pa natin ilagay yan bago timplahan yung alat niya, kasi syempre tuyo may mga nakababa dyan sa asin, kaya para hindi aalat ng masyado, makontrol natin mamaya paglagay natin ng asin yan. So antayin na lang natin na maluto ito. Ito yung ano ng gabi, yung ugat, kasi yung ugat ng gabi, mga katambay, ay ayan, ito sana, ayan, ito po. So itong ugat ng gabi na to, pag hindi to maluto ng maayos, makatito, mga katambay, makatito sa dila at saka sa lalamunan. Kaya kailangan lutuin natin maayos. Pagkatapos ganun din yung puso, kailangan ay lutuin din natin maayos, kasi pag hindi yan tamang luto ay hindi tayo matutunawan. Magkakaroon tayo ng sakit o magkakasakit tayo sa tiyan, no? Tapan na natin. Siguro magantay tayo ng 15 to 20 minutes. Okay, so tingnan na natin ito. Alright, wow, tingnan nyo, mga katambay, oh. Parang malapot na malapot, ayun. So ito sa amin yung mga sa Ilonggo, masarap po pag ito, mga katambay, no. So tingnan natin kung luto na yung ano. Ito yung importante, yung ugat ng gapi, yung takway. Ayan. So ipipress lang natin dito sa gilid kung malambot na, no. So ipipress natin dito. Ayan, pag ayan, oh. Ayan, luto na yan, mga katambay. So yung gagawin natin, lagyan natin ng ilagay natin yung gata, kasi mamaya na tayo paglagay ng asin. Ayan na po, ayan na, mga katambay. So since lagyan na natin ng ano, ng yun ang kakang gata, lagyan natin ng konting asin. So paglagay natin ng ayan, konting asin, konti lang. So depende po sa ano nyo, sa ninyo, sa panlasa. Huwag na natin antayin na kumulo na bago tayo maglagay ng asin. Tapos yung ginisa mix. So tingnan ko kung ano. Yan. Ginisa mix. Kunti lang din, mga katambay. Huwag masyadong marami. Kasi yung sabaw niya, kunti lang to. So ito pag okay na yung lasa niya, katambay,
Tikman natin mamaya. Pag okay yung lasa niya, makatambay. So pag kulo nito, ay luto na. Huwag natin lutuin ng masyado yung kakanggata. Tikman natin. Wow. Okay na mga katambay, grabe. Ayan, no? Luto na 'to katambay, oh. Kita nyo, kumulo na. So luto na 'yan. Huwag na natin patagalin na ano, 'yan. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Naglalapot-lapot. Tingnan nyo, malapot mga katambay. Ayan, hindi po 'yan pang-commercial kasi pag yung pang-commercial, medyo maraming sabaw 'yun. Yung pang-karinderya, ayan, talagang lutong bahayan mga katambay. Okay, so luto na po mga katambay, no? So, ihain na natin. Dito na rin nagtatapos yung video natin. And gusto ko lang magpasalamat sa inyong panonood. At saka sa sunod po mga katambay, baka na naman ibang luto na naman yung lulutuin natin. Ilonggo pa rin. Ilonggo delicacy mga katambay. O ilonggo dishes mga katambay. Okay, so tutok lang mga katambay. At maraming maraming po salamat sa inyong panonood mga katambay. At God bless sa inyong lahat.